pagkakaalaman. Yeah! Hi, what's happening? Oh my gosh, girl. You have kinikwento. Alam mo, kahit wala ka naman ikakwento, naobliga ka. Naobliga. Teka, ano bang kwento ko sa'yo? That's what friends are for. Hi, I'm Sunshine Cruz. Hello, I'm Rufa Gutierrez. Hi, I'm Carla Estrada. Hi, I'm Vina Morales. And welcome to Modern Parenting's Couch Talk! We all have something in common here. We are all single moms. Really? I know, right? Why? Really? Really? Why? Okay. How hands-on are you in raising Sienna? Just like you guys, you know, very hands-on when it comes to taking good care of our children. And I guess, well, ganun tayo mapagmahal sa pamilya, not only sa kids natin. Mm. And very hands-on. Hands-on talaga. Yeah, we're all hands-on when it comes to raising our kids. Yes. And yung mga challenges. Yes, yung challenges. When she was younger, it was harder for me because I was a single working mom. And at the same time, parang she was still a baby. But I was so lucky and blessed because most of my projects, the producers, they allow Sienna to be on the set. Oh. Diba? Ang swerte ko noon because dala-dala ko siya when she was young. But now that she's a teenager, she has her own life. Marami na siyang schedule ng sarili niya. And then she has school. So, siya na yata eh. Siya na nasusunod sa mga schedules. Ganun naman. Wait, gusto mo ba magkaroon ng baby pa after Sienna? I want to. Oh. Ah! Kaya lang. May father na ba? Oh, may tatanong soon to be baby. I know, right? Pero hindi, no, I freeze my eggs. Alam niyo naman yan, diba? I'm very open about that. I did that years back. So until now, let's see, you know, if that happens, if God's will, it will happen. So I still want another one, of course. Oo, kasi hirap din. Actually, masaya naman talaga maraming anak kung kaya natin. Mm. Yes. But yeah, pero kung depende, kung yun lang yung gift, baby, diba? Diba? Oh. So let's see. Oh, ito naman ang tanong ko sa inyong tatlo. Okay, why? So since I have one child, balancing the needs of multiple children can be difficult. Mm-hmm. That's so true, no? How do you all manage to find time to attend to each of your kids' needs? So siguro ako muna. Kasi two, three, and four. Okay. O, diba? Magkaiba yun. Two is actually different from three. Ako, two, talaga importante talaga yung marunong ka mag balance ng schedule. Time management is key, di ba? Yes. And ako, I'm very fortunate talaga nandyan yung mommy ko, daddy ko, mga kapatid ko. So when I was working before, pagbalik ko na Istanbul, nandyan silang lahat para tumulong sa akin. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah, same as with me, no? Time management. Mahirap kasi single working mom. Mm-hmm. 2013, nandiliit pa ng mga anak ko noon eh. But thankfully, nandyan yung mommy ko to take care of them. And I see to it na pag wala akong work, sila talaga yung kasama ko. Bumabawi ako sa mga anak ko. But before, nagtatampo sila pag may work ako, no, why you're leaving again, mommy? But kinailangan kong ipaintindi sa kanila na I am working para magkaroon tayo ng makakain, para comfortable tayo sa bahay natin. Mm-hmm. And you have to pray nga na dapat si mommy maraming trabaho para makatravel tayo at hindi lang yung needs ang mabili natin, kundi ang mga wants din. Mm-hmm. Ikaw, Mare, four. Four, grabe. Four, di ba? Busy-busy ka nung kabataan. As in. At alam mo, ngayon ko na-realize, parang nung 20s na anak lang ako. I know. Oh, alam mo, every time na tumatawa kay Carla, hello. Mare, how are you? Wait lang ako na to. Okay. So, baka maano naman ko yan to. Sobrang importante, sobrang laking tulong ng support system. Mm-hmm. Ng family, no, na nandiyan yung mother ko, na literal na nagbantay ng mga anak ko every time na kailangan bumalik ako sa work. Of course, my sisters. Yeah. And ano ba, well, malaking bagay yung trabahong ibinigay sa atin habang tayo yung mga single moms. Yeah. So, yun talaga. And then, it's really hard, no, but hindi kasi naaaral sa libro paano maging nanay or maging magulang. Very important na may natututunan din tayo sa mga anak natin.
we learn from them, diba? Parang nagagalit tayo yung pala. So, ako, ang nakita ko doon, hindi sila pwedeng palakihin kung paano tayo pinalaki ng magulang natin. Dapat iba. Sasakyan natin ang genre, ang generation nila ngayon, kung paano sila palakihin para mas nagkakaintindihan tayo ng mga anak natin. Kasi iba na yung generation. Pwede ko ba sabihin na pag tuwing tumatawag ako sa'yo, "Hi, Mare, how are you? Buntis na naman ako! Buntis na naman ako! Buntis na naman ako!" Nagpaalam siya pero nagdaradaracho siya. Diba? Hindi naman ako umoo na pwede niyong ikwento yun. Okay, fine. Parang ako. Hindi, okay lang. Okay lang. Okay, let's take a trip down memory lane. How did we all meet? That's entertainment! The lights. Oh, diba? Ikaw, that's entertainment. Ako, that's entertainment. That's entertainment. That's entertainment tayo lahat. Ako, 87 ako pumasok. Kami ni Shine, 1991. 91. Wednesday group kami pa. Wednesday group. Ako, Thursday group. I think magkasunod tayo, Rufy. Mas Monday ako. Na Ako, magkakasunod lang naman tayo. 14, 15 na. Ito, nauna ka talaga. Saan? Sa That's Entertainment? Pagpasok ko sa That's Entertainment, nandun ka na. Ako, fresh from the stage. Parang 2 years old pa lang yata, nagda-dance. And it's really amazing na after more or less 35 years, di ba? Throughout everything we've been through, we still remain friends. Yes. Do you remember a time na nag-away-away or nagtampuhan tayo? Alam niyo bakit wala? Yeah. Wala. For me, kasi we respect each other's privacy or space, our boundaries, choices. Kasi minsan, pag may problema yung isang tao sa amin, o kaya may mga issues, hindi natin tayong nagpupush na, "Oy, ano ba ito? Kuntuhan mo kami ganyan-ganyan." Only when you're ready. And so isang malaking tulong sa... Go ahead, guys. Isang malaking tulong sa friendship kaya hindi nagkakatampuhan because hindi naman talaga tayo nagkikita almost every day. Yeah. Diba? Meron tayong mga, let's say, mga late 90s, sobrang busy kasi kami. Yeah. So, may communication lang. That's why na-retain yung friendship. Pero hindi kami talagang, let's go. Pero feeling namin, nagkaroon talaga ng magandang, may space talaga. Eh, tayo yung lagi magkasama. Kasi ito, homebody, ito, parang in love yata. Pag may nai-love, nawawalang isa sa amin. So yun. Imagine kung gano'ng kadalas ako mawala. Yung nga, going back, hello? Kasi meron tayong common. Ikaw din. Alam mo? Padilya. May common na denominator ba tawag doon? So ako, Padilya. Padilya. Then kayong dalawang isang Padilya lang. Ikaw, may Padilya ka ba? Montano lang eh. Action star. Okay. Ako, hindi kami nagkakatumpuhan or nag-aaway. Pero talagang, kung may mag-away sa amin, handa kami talagang ipagtanggol ang isa't isa. Pero sino yung pinakamatapang sa atin, apat? I think si Jack. No? Or meron kami, anim kasi kami, meron kami Danita Rose and meron pa kami Jack Foster. Oh. Yes. So, actually, lahat kami matapang. Matapang tayo sa buhay. Ako lang yung sobrang vocal lang pag matapang. Kasi nagsasalita talaga. So, iba-iba naman ang tapang ng tao. So, Rufus, matapang din in a English way. Ay, ganoon? In a social way. In a Bisaya way. At saka, chismosa yan in a social way. Yes. Hello? Oh, ano yung balita? Oh my God! What is this, Sean? I know. Si Rufa yung palaging, "What's happening? Oh my gosh, girl. You have kini kwento." Alam mo, kahit wala ka naman ito kwento, naobliga ka. Teka, ano bang kwento ko sa'yo? Oo,
Yung friendship namin, magtataka kayo bakit walang tampuhan. Siguro malaking tulong na meron kasi kaming space na mahaba bago kami nakikita. Pero yung communication is constant. Hindi nawala. Yes. Hindi nawala yung communication. And then yung treatment natin as friends, hindi nagbago. Yeah. And then even if we don't, even if we don't see each other, alam mo yung mahal ka nung taong yun, mahal mo yung alam mo, stable. Stable where we love off, di ba? Kunyari, hindi ka na yung magkita. And then, pag nagkita kami ulit, oh my gosh, ano nang balita? Ganon. Or kung meron bang mga intriga, hindi ka maniniwala, you call right away na, uy, did you see this? Parang hindi, parang nakiklear ka agad. Okay, in this age of social media, what are the challenges and convenient ways of raising kids in this modern world? Shine, ikaw muna. Ikaw muna siya. Ako muna, nung una, syempre mga bata, hanggang maaari pag kumakain, walang ano muna, walang cellphone, walang iPad or laptop, mag-usap-usap tayo. Pero nakakapagod na rin. Diba? Parang ang sa akin na lang, marunong naman rumispeto, natuto na sila doon. And akin, okay lang, sige, mag-social media kayo. But they are responsible, thank God. They are really responsible kids. Hindi sila pumapatol. Actually, ako pa nga yung nagre-react pag merong nagbabash. Merong nagbabash sa mga anak ko. Pero sabi ko nga, maintain nyo na lang yan. Yan yun na si mami. Total, alam naman ng mga tao na nanggigera talaga si mami when it comes to the kids. Pero yun nga, I'm proud to say na so far so good ang mga anak ko naman. They're responsible. Pagdating sa social media, marunong nilang i-handle ang mga bashers. And ayun, okay naman ako. Grades nila hindi na-affect kahit na mag-social media sila. So yun pa lang okay. Happy na ako. Ako nalulungkot ako sa mga kabataan ngayon kasi hindi nila naranasan yung tayo, di ba, naglalaro sa park, walang social media. Napipiko patintero. Exactly, yung mga street games. So, you know, when I think about my childhood, na wala yung mga kabataan ngayon kasi we'll see people or families sa mga restaurants, yung mga anak nila may hawak ng iPad, nag-aano na sila, na bata pa lang sila. So, ako, siguro yung mga anak ko, they were born already in a showbiz family. So, parang alam na nila yung mga intriga, alam na nila yung dapat asahan, dahil syempre they come from a family of celebrities. Yeah. So dapat hindi na nila pansinin yun. I always tell them, be strong. Mm-hmm. Ako siguro yung umigsi yung patience. Medyo walang pasensya dahil sa social media. So maya't maya kailangan silang paalalahanan that hindi yan yung totoong buhay. I mean, hindi ka dapat gumagaya, hindi ka dapat naiinggit kasi yung ganitong age na yan, ang fragile nung emotions nila every time titingin. Kasi imagine, sa isang click na lang, nagbabago na yung, at saka per minute, nagbabago ang issues, no? So, nakakatakot na yung mga anak natin baka hindi maging stable kung paano yung pananaw nila sa buhay. So, ang hirap sabayan ng social media. Kailangan maging matyaga talaga lang tayo mga nanay na mayat maya na, you're guidance, beautiful, you're okay, talaga. You're good, you're pretty. Talagang pupunuin lang natin sila ng mga words of wisdom para hindi masyadong naging mundo na lang yung social media. And don't listen. If it's bashing, huwag mo nang basahin because what they want is just to ruin your day. So bakit mo bibigay yung satisfaction na yun? So I always tell my children, kilalanin yung mabuti yung sarili nyo. And what's important is maging mabuti lagi at the end of the day, maging mabuting tao. Para hindi ka naapektuhan ng kahit na anong hindi maganda binibigay. No? Kasi ang social media, hindi naman yan 100% na puro pangit. May tulong din sa atin. No? So yun na lang i-entertain natin, yung nakakatulong sa mental health ng ating mga anak. Yeah. Sa akin naman kasi, with my situation, si Hannah just turned 14. So, parang, syempre, di ba, parang ngayon pa lang siya nagsistart na nagsosocial media. But then I always, kasi this is a nice platform naman to, for everyone na makita ka regularly, nalalaman yung buhay mo, yung ganun. But I always tell her to always be careful and to always have boundaries pagdating sa pagpo-posting, yung ganyan. And she listens to me. And I'm just so thankful na, you know, mabait naman yung anak ko. So yung pagpapalaki. So yun ang pinaka-importante. And I always make sure kung ano man yung mga bashers, i-disregard niya. And I always make sure also na
I always give her words of affirmation na ito, anak, you're always loved, you're beautiful, ganyan-ganyan. Siyempre, ganun na gawain ng mga nanay. So, kasi ang hirap nung doon na lang sila, nagbe-base na lang sila sa likes para maramdaman nilang okay akong tao or maganda ako talaga. So parang ang hirap, kaya lagi nating sinasabi dapat sa mga anak natin na hindi basehan ang social media para ma-affirm mo yung sarili mo na okay kang tao, mabait ka, maganda ka, diba? So I think dapat talaga din yung core ng family natin sa atin pa lang, matibay na kung ano yung binibigay natin, words of affirmation for our children. Yeah. Okay, everyone knows naman sa ating apat, di ba? Nasa showbiz, most of your kids, si Danielle, inaanak ko. Mm-hmm. And then, kay Sunshine naman. Angelina, medyo si Sam. Oh, okay. Ito, how do you guide them in managing their public image and being a role model? Well, ako lagi kong sinasabi sa kanila na mag-ingat sila. You know, you have to always think before you click, before you post. Yeah. And yung mga bata naman ngayon, bihira na rin mag-post. Hindi sila katulad natin na post ng post. Lahat ang ginagawa. I cannot even post my children without me asking them first. Kailangan ng consent. Lalo na si Venice. At kahit gaano kaganda, sila doon, papabura. Exactly. Ganun din sa akin. Delete. Why? It's so pretty. No, delete. Oh my goodness. So maingat na maingat sila. And I'm very happy and very thankful na talagang inaalagaan din nila yung public image nila. And, you know, I always say, these days, you have to be very careful kasi there are cameras everywhere. Hindi katulad nung araw, pwede tayo mag-enjoy. Tayo lang nakakaalam. Ngayon, at least, mga clickbait, di ba? So, kailangan talaga mag-ingat. Yeah. Ayun nga, tama naman si Rufy. Kailangan talaga mag-ingat, and I always remind them also na think before you click. Ang hirap eh, di ba? Sa mga bata, tapos kapag medyo nagkamali, sila rin naman yung na-affect. Mm-hmm. Sila yung apektado. At kapag nakikita natin malungkot ang mga anak natin, syempre yung mga nanay, apektado rin. So talagang kailangan ng lagi, may reminder, constant communication, yan ang sa amin. And even nung mga bata pa kami, nung naghiwalay kami nung ex ko, sabi ko, kailangan open ang communication natin. Kung meron kayong nararamdaman, sabihin ninyo sa akin more than your friends. Kasi ang mga magulang nandyan to protect you, ang gusto mapabuti kayo. So sa akin kayo magsasabi kasi whatever it is, may intindihan. Tama. Ganda. So ako naman siguro dahil alam naman natin lahat na meron kayong mga inaanak na talagang Danielle. Ako lagi ko na lang sinasabi, of course kay Danielle na bawat labas talagang si Danielle wala na siyang pwesto sa, lalo na dito sa Pilipinas, na hindi siya makakakilos na merong hindi nakakakilala. So I always tell him, anak, just be you. Kung sino ka na lang. Kasi mas maganda yun every time makikita ka ng tao, ang nakita nila, yung Danielle talaga, hindi yung Danielle na nasa showbiz. And yeah, lagi kong sinasabi na protektahan yung mental health, laging protektahan yung sarili. Ang hirap kasi wala na tayong, lalo na sila, yung sila Danielle na, yung generation nila, ang hirap nang wala na silang halos buhay, kalayaan, no, every time na lalabas, and lahat ng tao pwedeng magsabi ng kung sino sila, yun naman kasi ang kapalit ng yung tagumpay, ng kasikatan, diba? Oo. Wala talaga tayong privacy. Exactly. Minsan tatanungin ni Danielle, di niya na alam, ano ba talaga ang normal na buhay? Mm-hmm. So, I always tell him, balik ka sa Tacloban, nandun yung mga kaibigan mo since baby ka, mga kababata mo. It's very important ha, na makasama mo pa rin yung mga friends mo before. Kasi sila yung magpapaalala kung sino ka talagang tao dati, diba? Yes. Dahil minsan yung mga kaibigan natin ngayon, na nakakilala lang ngayon, di na rin natin alam anong kailangan nila sa atin. Bakit biglang may kaibigan tayo ganun. But it's okay ha. Okay lang magparami ng friends. Di tayo nagbabawas. Oh, that's why us. We're, since we were, 35 years ago, we're friends na. Nagugutom lang to. Diba? We don't need anything from each other. Wala tayong tigas from each other. Ang dami natin. It's so hirap. It's so hirap. Is that hirap? Is that hirap?
I wanna make tusok-tusok the fish when I'm kind of malungkot. Hindi, pero no, tayo talaga. Chance talaga to meet a lot of friends naman. We have a lot of different group of friends, actually. May kanya-kanya din kaming grupo ng mga kaibigan. And then we also have friends na acquaintance lang during, you know, when you have shoots, when you have projects together. But you nagsistick around at nagsistick together, talagang mahirap hanapin yun. And we're so lucky to have each other. Ang nakakatuwa kasi sa friendship talaga natin, laging pag merong kaligayahan tayo, di ba ang lagi natin sinasabi sa isa't isa, whatever makes you happy, we are happy. Ganun tayo, no judgment, masaya lang kami pag masaya ang isang tao, kapag may pinagdadaanan, nandyan kami palagi para mag-advise. But at the end of the day, kung ano pa rin ang desisyon ng isa't isa, sinusuportahan. We have to respect each other's kasi wala decision. Naman, okay, walang perpekto sa mga buhay natin. Wala. Diba? But ang perfect ay yung friendship na nanatili for ilang dekada na. For me, yun ang... And on that note, kumanta na tayo. That's a friend. That's a entertainment. Kids, mas okay kung magsalita ka. Keep shining. Okay, kayong kumanta. Know when you can always count on me. For sure. That's what friends are for. Di ba kala mo singer, di ba? I hope you guys enjoyed our Chikahan! So for more videos like this, make sure to subscribe to the Modern Parenting channel. Yes, and hit the notification bell to get notified. Very important yan on new videos releases. Bye! Bye! Oh, hello! But bumili kayo ng cover namin, ha? Yun ang pinaka-importante.